Pagkatapos daw ng term ni PBBM, ay aarestuhin siya ng mga Amerikano. Kaya daw binipilit ang charter change. Ang galing ng mga ano nila, ito si Attorney Harry Roque, galing siyang scriptwriter. Kung wala na siyang karir sa pag-aabogado, eh pwede ho siyang maging ano, scriptwriter ng mga pelikula at teleserye. Pwede. Mahusay. Palakpakan, mga kujero, para kay Attorney Harry Roque. Promise. Palakpakan. Mataba ang utak eh. Oo, ganun. Galing eh. Ganun katindi ang mga naiisip ng mapaglarong isipan ni Attorney Harry Roque. Panoorin natin ha. Ito. Yung ano. Binalikan ko yung sinulat ng aking kamag-anak ko kasi doon si dating Senate President dito sa Longa, nakauna-unang chairman ng PCCG. No? Ang teorya ko, kaya bumalintong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong aliado nila ay dahil doon sa tanging yaman. Kaya daw gusto ng charter change ni BBBM ay dahil sa tanging yaman. Kaka-invento mo ng kwento, Atty. Harry, na pagkahalo-halo mo na iba't ibang kwento. Kaka-invento mo niyan. Tigilan mo na kasi yan. Diyos ko, my goodness. Ulitin natin. Ang pinaka-importantong aliado nila. Ulitin natin doon sa salita. Sa teorya ko, kaya bumalintong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong aliado nila ay dahil doon sa tanging yaman, tagong yaman, nanakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. At ngayon nga, meron siyang $371 million yun. Civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karasan sa human rights noong panahon ng martial law dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika. Mali. Attorney Harry, mali po yung kwento narinig niya. Pero pag-usapan natin yan maya-maya konti lang. Gusto ko lang sabihin na mali yung kwento niya. Para magamit, para mabayaran yung $2 billion na award ng mga human rights victims. So binalikan ko kung paano ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa Amerika. Tanging yaman talaga. For Manhattan. Tanging yaman talaga. Hindi ko alam, nalilito ba siya? Tanging yaman ulit. Attorney Harry, ha? Kaka-invento mo niya. Ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa tanging Amerika. Tanging yaman talaga. Apat na for Manhattan buildings, kasama na yung Crown Plaza, at saka yung Lindbergh property na isinurrender ni Antonio Florendo, no? Na uncle nitong si Stop Anton Lagdameo, no? Anton Florendo Lagdameo, no? Pero alam mo ba, ang aking nalaban, doon sa mismo anak ng aking grand uncle, ang Amerika, hindi gaya ng Europa. Ang Europa kasi lalo na yung mga Swiss Supreme Court, ibinigay sa atin. Yung mga $614 million na nahanap nila mga deposito ni Marcos Sr. and his family. Kasama na dyan si PBBM. So yun yung ginamit natin pang bigay ng kaunting reparations doon sa mga naging biktima ng karasa ng Marcelo. No? Pero sa Amerika pala, iba. Dahil nung naghahanap na doon ang Pilipinas, naghimasok na si Uncle Sam. At ang sabi sa akin, nung anak mismo ni Jovi Salonga, ang mga Amerikaner kasi kapag meron natatanggal ng diktador, sila na naghahanap ng mga ari-arihan. Anong sumatutan? Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Oh. Yan po ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi apat na building na foreclosed at mga $5 million lang yung ating nakuha no, nung sinalba natin yung property. At saka yung sinurrender ni Florendo. At meron din kaunting sinurrender yung mga tanto ko, no? Nako, pasensya na kayo. Alam ko, lahat kayo nagtatago na. Kinakalimutan nyo na yung kasaysayan niya. Pero bubuhayin ko po muli yan. Yan po maging advocacy ko. Sige! Nasaan ang nakaw ng yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Attorney, kung maalala po natin ito, na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM. Okay. At inimbitahan siya ng Amerika. Nag-usap, nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo ngayon nangunan. Ako pa, ang sabi. Para wow! Ang ano, memorandum. Oo, kasi may kaso, wow! may kaso siya doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Mantakip o $371 million dahil ayaw niya sabihin kung nasa yung ari-ari nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights. Wow! Victim. Yan po yung katotohanan, ha? O yan, hindi ako masusudyan for libel kasi katotohanan po yan, matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kitrilyanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtumin natin uri yung naging privilege speech ni Senate President, dating Senate President Enrile, kung saan yan didetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Oh. Pero alam mo, 2012 to, nakalimutan na sana ng taong bayan o pwede naman loko si isa para maging alkali ng Caloocan dahil binuhay sa pamamagitan ng pagdemanda, patutugtugin po natin yan muli. Yan, okay? Oh. At yan po pangako natin. Araw-araw patutugtugin natin siya. Pwede naman panoorin yan sa YouTube. Alam ng taong bayan, nakataksila ng ginawa niya. At alam mo, hindi siya...
Alam nyo, huwag nyo i-cover up yung katak sila na ginawa ni Digong. Ano problema sa inyo eh. Kino-cover up nyo yung katak sila ni Digong. Kino-cover up nyo yung hanggang ngayon, tinataksil nyo pa rin ang Pilipinas. Mga makakapili kayo. Siya nga mismo nagsabi, si Harry Roque mismo nagsabi, may gentleman's agreement si Digong sa China, di ba? At tapos ngayon, pagtatakpan nyo yung mga sarili nyo, mag-i-invento kayo ng mga iba't ibang mga issue, yung Pidea Leaks, tapos itong bago, itong aaresto yung doon ng USC, ano, si PBBM, pagkatapos ng kanyang termino. Para pagtakpan naman yung ano, yung, itaka itong issue ng ano, audio something-something. Audio recording daw, na in-invento naman ng China yan. Oh. Ang problema kasi dito sa mga to, tsaka sa mga DDS na supporters nila, kahit ano, kahit walang proof, maniniwala sila. Ganun. Kahit walang proof, guys. O, tulad nun, halimbawa, hindi naman authenticated yung audio. Diba? Naniniwala sila na mayroong audio recording ang China. O, nilabas na ba ng China? Number one. Pangalawa, authenticated na ba yan? Is it really the voice of Admiral, what's his name? I forget his name. But is it really the voice of the person involved? No. It's not. Wala pa nga alam eh. Admiral Carlos daw. Oh, wala pa nga tayong alam tungkol dyan eh. Hindi pa natin alam ang mga detalye niyan. Ang alam lang natin yung kwentong barbero ng China. Pero, ang mga Duterte supporters, ay, syempre. Syempre, mga Duterte supporters, dahil uto-uto kay Harry Roque at sa iba pang mga vloggers. isuko natin ang ating common sense, isuko natin ang ating critical thinking. Oo, dahil para kay Duterte. Isuko natin ang ating critical thinking para kay Tatay Diggs, magpaabobo tayong lahat. Ganon. Pidea Leaks, so for example. Authenticated ba yung document? No, it's not. Was it received by Pidea? No, it's not. wala kang sign na mayroong ano eh. Wala kang sign na mayroong or any indication na ito ay tinanggap ng Pidea. Wala kang sign or indication that this was actually submitted by Pidea, kasi ba yung kalbo? Si Morales? Wala. There's nothing. Wala yun. Wala. It's nothing but a scrap of paper. And ang mga ordinaryong tao na normal mag-isip, ganun ang iisipin. Walang halaga yan. Okay lang yan. Form lang yan na sinulatan. Walang value yun. Pero syempre, maniniwala. Dahil kinuwento ng mga, kinuwento sa echo chamber ng mga Duterte Balahura supporters, magpapaniwala sila. Bakit? Eh, kasi yung nagkukwento, abogado eh. As if hindi nagsisinungaling yung abogado. Eh, kasi nagkwento, international relations expert. As if hindi tao yun ang may kakayahan magsinungaling. Come on. Huwag na tayo magbulaan dito. Aminin nyo na lang. Alam nyo, mas maganda pang aminin nyo na lang kayo mga Duterte Balahura supporters. Mas maganda pa, aminin nyo na lang na pumapayag kayong mauto. Ay, wait. Tapos mo na natin yung video. Man enough to stand up, ha? Nag-walk out! Ang moko! Oo, nakita ko yun sa video. Nag-walk out! Kikita yan sa video. At hindi niya dinipensa ng kanyang sarili. Okay. Bakit gano'n? Tapos ngayon, magdidemanda siya ng libel. Ayun naman, aga-aga. Ikaw talaga, ha? Kumaya lang dito. Hindi, alam nyo mga kutsero, hindi sa kinakampiyanan si Trillanes. Pero again, this is another fake news from this group. Ang inihabla ni Trillanes, mga kutsero, ay yung balita na sinasabi nila. Sila nagsasabi, hindi naman ako eh. Na binenta daw. Binenta daw ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa mga Amerikano. Sa Amerikano, sa mga Chino. Yun daw. Kaya sila kinasuhan ng libel. Ngayon, mga kutsero, it is a matter of public record. Public record talaga yung ano, yung hearing na nag-walk out si Trillanes. Totoo yun. Nangyari talaga yun. At naglihim siya sa bansang Pilipinas ng kanyang mga backdoor negotiation. Which was also done by Cayetano. Si Cayetano din, mga kutsero, nag-backdoor negotiation kay China. Hindi ko lang alam kung anong klaseng backdoor ang ginawa. Pero si Cayetano din nag-backdoor negotiation kay China. Bago nagpunta ng China si Digong. At nagpatuloy yung backdoor negotiation na yun. Hanggang tumakbo siya bilang hanggang tumakbo siya ng congressman noong 2019. Diba? O si Cayetano, ayun yung birahin. Si Cayetano, naikipag-negotiate sa Pilipinas at sa China dahil DFA secretary siya. During the gentleman's agreement. O ba't tahimik siya ngayon? Wala nagsasalita, diba? Si Admiral, ang nakakapagtataka, attorney, bakit ngayon nagsasalita si Trillanes? Eh, kasi nga tumakandidato. Ayun. Excuse me, ha? Natalo nga ako sa senador, pero mas maraming mamboto ko kaysa sa kanya. Pero natin kalimutan. Oo, natalo ka ang senador at mas marami ang boto mo kaysa kay Trillanes. Bakit? Kasi binola mo ang mga loyalista. Partida, binola na niya yung mga loyalista, natalo pa rin siya. Ibig sabihin, hindi buo mga loyalista sa'yo. Hindi ka nakarga ng mga DDS. Tapos sasabihin nyo, DDS ang nagpanalo kay BBM. Oh my God.
Imagine ma, ako binoto ko to eh. Pero kasi mga kutsero, lahat ng abogado na kumandidato during sa unit team, binoto ko talaga silang lahat. Pati si Panelo, lahat. Inalga ka na nga ng unit team, hindi ka pa rin nanalo. Yun ang pagtamanan natin, Torni. Attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi nyo hulihin si PBBM. Hindi ako nakiusap. Ang warning ko, kinakailangan ko kumuha ng suggestion galing sa State Department na siya entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Mm-hmm. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture, at yung mga desperasidos ay hindi opisyal na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi sakop ng immunity ng sovereign. So sabi... O nga naman, bakit si Senator Amy Marcos nakakapun na ng states? Bakit si Senator Amy hindi siya presidente? Wala siyang immunity, pero nakakapun na ng states. Ito si ano, itong si Attorney Harry, kakabira niya sa mga Marcoses, nakakalimutan niya kaalyado nila si Senator Amy. Uy, bata niyo 'yun, ano ba? Oh, bata niyo 'yun. Oy. Just go. My goodness.